Hey, magandang araw sa ating lahat. So ako nga pala si Christian Paul M. Ramos, ang inyong instructor sa subject nyong Introduction to Criminology. So ganito ang ating magiging classroom instruction. So ire-record ko na lang. And then anytime, pwede nyo siyang i-view or pakinggan. Habang hawak-hawak nyo ang inyong handout, pwede nyo pakinggan itong aking lecture. So napili ko na i-record ang aking lecture kasi nga kawawa pag nag-Google class ako or nag-Zoom, kawawa yung mga mahina ang signal nila sa kanilang mga lugar-lugar. So ang mga nakapag-join lang ay mga malalakas ang kanilang signal. So ganito ang ating magiging classroom instruction. Okay? So, sa ating unang lecture, so, ito, makikita natin definition of criminology. So, ang definition ng ang criminology ayon kay Sir Edwin Sutherland ay the body of knowledge regarding crimes as a social phenomenon. So, it includes within the scope the process of making laws. Okay, yung mga process na ginagawang batas o mga ginagawang batas, and then breaking of breaking laws, so yung mga lumalabag sa batas, of reacting towards breaking laws. So ganito, so sa tingin nyo ano ang nauuna, ang batas o ang nilalabag na batas? So meron nga yung sinabi nila, if there is no crime, there is no law. So, kung walang na-commit na kasalanan, walang batas. So, sabi nga, there is no crime if there is no law. So, pag walang law, walang batas, walang committed na crime. So, halimbawa, dito sa ating sa Pilipinas, wala yung batas ng drugs. So, yung 9165 natin, na anti-illegal drugs. So, yon. Pag wala yon, ibig sabihin, walang, kahit na talamak ang drugs dyan, kahit na magdala ka ng drugs dyan, okay lang. Kasi nga, wala yung batas ng anti-illegal drugs. So, tandaan nyo, there is no crime, there is no law. Okay? Kung walang krimen, walang batas. Kung walang batas, walang krimen. So, yan yung tatandaan nyo. So, next, Sutherland and Crazy definition includes the most important areas to interest to criminologists. So, ito, the development of law and use to define crime. So, nade-develop ang criminal law para ma-define at magamit ang pag napag-aralan ang sa mga criminologists or criminologist part, pass the board exam, ay nade-define ng maayos ang crime. So, sana yung mga naililecture ay isa puso at isa isip nyo. So, the cause of law violation. So, nalalaman, ikaw, estudyante ka pa lang, nalalaman mo na kung ano ba ang dahilan kung bakit nakaka-violate ng law ang isang, or ng batas ang isang katauhan. So, halimbawa, ako, may dala-dala akong kutsilyo or baril. So, pag nahuli ako, pwede akong makasuhan ng anta 10591. So, pwede akong makasuhan ng 10591. The methods used to control criminal behavior. So, malalaman ang mga methods para makontrol ang behavior ng isang criminal. So, dito, sa introduction na to, so may mga malalaman nyo yung mga pag-aaralan natin kung ano talaga yung pag-aaralan during your criminology course. Okay? Yung tatlong yan, yan ang definition na defined na pag-aaralan o na pag-aralan ng isang criminologist. So, graduate na.
So criminologist na siya. So dapat napag-aralan niya na itong tatlong ito. Then nasa puso, na isa puso or na isa utak na siya. Okay? The investigation and study of crime and criminal scientific approach to the study of criminal behavior and society reaction to it. Okay, next. Okay, next. There are different divisions of criminology. So, ito yung mga pinag-aaralan ng mga criminologists, criminology student sa kanilang apat na taon na pag-aaral dito sa Bachelor of Criminology. So, number one, sociology of law, an attempt at scientific analysis of the conditions under which criminal law. So, it is the first of the study of criminology, which the focus on the study on how laws are created. So, pinag-aaralan dito kung paano nagawa ang batas. So, as a form of social control and condition that the laws created in the society. So, study of law. So, dito, paano ba ginagawa ang batas o ang law sa society? Okay? Next, criminal etiology. So, an attempt at scientific analysis of the laws, scientific analysis of the causes of crime. So, it is the study cause of crime. So, ano ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng cause or paano ba bakit nakukumit ng isang tao ang isang crime? So, may mga various theories that minsan as classical or modern and factors biological. So, minsan biological siya. So, psychological, psychiatric, sociological, and geographic that accounts criminal behavior of a man. So, lahat tayo nagko-commit na ng crime. So, sa criminal, so hindi naman natin nasasabing criminal agad-agad yan. So, ang sinabi kasing criminal is found guilty. So, na-find na siya ng guilty, na-file na siya ng kaso, so, isa na siyang criminal. So, hindi naman ibig sabihin, halimbawa, may nagnanakaw, so, nakita mo lang na nagnakaw siya, hindi mo nang pinag-file ng kaso, so, hindi agad-agad siya criminal. So, kailangan at maraming proseso yan bago matawag na criminal ang isang tao. So, yun ang ibig sabihin ng criminal etiology. So, next, penology. The study of punishment of crime of and of prison management. Okay, dito sa penology, so in 10 centuries o sa mga centuries, so maraming crime or maraming punishment na hindi makatao. So, noon, uso ang death penalty. So, mapag-aaralan natin yan sa mga study of punishment. Okay? Next. There was the importance of studying criminology. Ano ba ang importansya kung bakit pinag-aaralan natin ang criminology? So, sabi nga nila, yung iba, para maging pulis ako, soon to be, paglaki ko or pag-graduate ko, maging pulis ako. So, yun yung sabi ng iba. So, dito, importance of studying criminology. So, number one, a source of philosophy of life. So, next, a background of profession of for social service. So, soon to be, pag naging police officer kayo, so, hindi na kayo maninibago sa kalakaran sa police organization. So, next, because criminals are legitimate objects of interest.
because crime is costly problem. So, sabi nga nila, pag criminology ka, criminology student ka, dapat criminal din ang utak mo. So, sabi nga nila, to catch a thief, plant a thief. So, kung gusto mong makahuli ng magnanakaw, kapwa magnanakaw din ang huhuli sa kanya. So, ikaw, criminology ka, criminology student, criminologist, pass the board exam, then naging police officer ka, so soon to be, police officer, at naisang puso mo, nai-refresh mo lahat ng mga pinag-aralan nyo or naisa utak mo. So, magiging snappy or magiging snappy ka na isang public servant. So, malalaman mo yung mga kung paanong nakakukumit ang crime. So, bakit nga ba nakukumit ang isang crime? So, paano niyang kinumit at ano ang dahilan? So, yan yung mga pinag-aaralan. Okay? Next. Meron din tayong purpose of studying criminology. So, bakit nga ba may purpose ito? Lahat naman ng ginagawa natin is may purpose. So, bakit tayo nag-aaral? So, yung iba, compliance. So, yun ang purpose nila. So, yung iba, gusto lang nila. Yung may purpose din sila. So, lahat tayo dito, lahat ng ginagawa natin dapat may purpose at dapat may kahihinatnan. So, number one, to prevent the crime problem. So, ikaw, criminology student, so, alam mo na, napag-aralan mo na, na ay bawal pala ito. So, hindi mo na siya gagawin. Diba? Halimbawa, ikaw, criminology student ka, so, napag-aralan mo yung mga batas. Then, may batas tayo na curfew sa ngayon, di ba? Curfew ng alas 9. So, bawal yun. Batas yun. Then, gusto mong lumabas ng alas 10 ng gabi, magpasya-pasyal. So, tutuloy ka pa ba? So, wag na. As criminology student, dapat maging behave ka at maging sample ka sa mga society. So, yun. To understand crimes and criminals. So, dapat naiintindihan din kung ano talaga yung mga crimes. So, gaya ito lang yung sabi kanina, porque nakita mong kumuha ng ballpen, inaakusahan mo ka agad na criminal. So, mali po yun. Naakusahan agad ang isang tao na criminal. So, hindi pa siya convict, found guilty. Hindi pa found guilty, inakusahan mo na siya ang criminal. So, iba yun. To prepare for a career in law enforcement and scientific crime detection. So, nag-prepare na kayo para soon to be maging matupad nyo ang inyong tungkulin sa inyong trabaho. So, to develop an understanding of the Constitution guarantees due to process of the law. So, malalaman nyo ngayon kung paano ba talaga ang tama na pagka process or paano ba ang hagdan para ng isang law. Halimbawa, nag-commit ng crime. So, kakasuhan ay sasabihin mo agad criminal? So, hindi po. So, marami pa ang process yan bago mo siya sabihin totally criminal na ang isang tao. So, next. A foster of higher concept of literacy and leadership. So, sabi ko nga kanina, yung example ko kanina dito, na lalabas ka pa ba during the curfew? So, wag na. So, ikaw magiging example ng ating society para maging disiplinado ang isa't isa. So, sa mabibitawan kong salita sa inyo, discipline begins yourself. Yon, nagsisimula ang disiplina sa inyong sarili. So, halimbawa, ikaw, isang police officer. So, kung ikaw, wala kang disiplina, kaskaserong mag-drive, bastos, so hindi ka gagalangin ng mga mamamayang Pilipino. So, yon, nagiging bad influence. So, pangit na
pangit yon na maging ugali ng isang tao. Dapat may leadership sa bawat isa. So, next. There was an nature of criminology. So, number one, it is an applied science. So, applied science siya. It involves other sciences such as psychology, sociology, psychiatry, anthropology, medicine, chemistry, mathematics, etc. in a process known as instrumentation. So, maraming mga pag-aaral ng sa criminology. So, pag mga fourth year na kayo, third year, so mayroon ito dito yung mga laboratories which is mapag-aaralan nyo yung about sa mga laboratories. So, may mga laboratories kayong madadaanan. So, yun. It is social sciences. Okay. Crime of a social phenomenon, thus, it is the study involves the society as whole. So, yun ay is nagsisimula yan sa society. So, kaya kanina, sabi nga, ang criminal ay isang tao. So, nanggaling din yan sa society. So, next, it is dynamic. Okay? Criminology changes as social condition does. Okay? Next, nationalistic practice of criminology must be inherent to the laws of the nation. So, nationalistic, so ibig sabihin, buong Pilipinas ito, nationwide. So, limbawa, sa batas. So, ang batas dito sa Pilipinas ay pag-national yan. So, Republic Act, kaya nga sinabing Republic Act, dapat tinutupad yan dito sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. So, tinutupad yan na batas. So, next. Okay. Next. This is the Republic Act number 6506. So, itong batas na to ang gumawa ng board exam of criminologists. So, may board exam ang inyong course na criminologist. So, an accrediting the board examiners of criminologists in the Philippines. So, kayo, pag-graduate na kayo ng Bachelor of Criminology, so, nagtok kayo ng board exam and passed kayo ng board exam, so, pwede na kayong tawaging criminologist or registered criminologist by the virtue of Republic Act 6506. So, through 6506, a criminologist is any person who is a graduate with the degree of criminology who passes the examination of criminologist. So, it is a registered through board examination or through board of examiners of the PRC. So, the term criminologist is the one who has been engaged in the practice of criminology. Is if he holds himself to the out of public in any follows capabilities. So, yun nga, pagka-graduate mo ng criminology at passed ka ng board exam na, matatawag ka ng criminologist. So, pag ikaw graduate ka na ng criminology, hindi ka agad-agad magiging police officer. So, magiging criminologist ka muna. Okay? Next. As a professor, instructor, or teacher in criminology in any university, college, or school duly recognized by the government and any of the following. So, number one, law enforcement, criminalistics, correctional administration, criminology, criminal sociology and applied subjects, and other technical and specialized subject in criminology. So, ito yung mga pinag-aaralan sa criminologists. So, may mga criminalistics tayo, then pag-aaralan din natin dito ang law enforcement.
So, ito, as a law enforcement administrator, executive advisor, consultant, or energy of agent in any government or private agency. Okay. As a technician in forensic science and other aspect of crime detection, and as a correctional administration administrator, executive supervisor, worker of officer in the correctional and penal institution, and as a counselor, expert, advisor, research in any government or private agency or any aspect of criminal research of project involving the cause of crime, juvenile delinquency, treatment of offenders, police office operation, law enforcement administration, scientific criminal investigation, or public welfare administration. And the last, on the other hand, a criminalist, criminologist is a person who is trained the science of the application of instrument and methods of detection of crime. So ito yung mga sakop ng Republic Act 6506. So kung naging criminologist na kayo, so matatawag na kayong criminologist, so pwede na kayong maging instructor or teacher ng university or colleges, any university or colleges, para ituro ang law enforcement or criminalistics. So, kagaya ko din, passed ako ng board exam, then nagamit ko itong aking lisensya, aking pagka-criminologist, registered criminologist, para magturo ng mga subjects ng criminology. So, yun. Next, there is the objects of interest in criminology. So, there is 4. So, crime, criminal behavior, and victims of crime. So, nagsisimula dyan. So, objects ng interest of criminology yan. So, there is also a major allied sciences of criminology as a field of study. So, ito yung mga nabanggit ko kanina. So, sociology. Sociology of crime. So, the study of crime that focused on a group of people. So, and the society as whole. So, pinag-aaralan ang krimen sa isang lugar. So, pag maraming krimen, halimbawa, dikit-dikit ang bahay, so, maraming mga masasamang loob, then, doon pinag-aaralan kung ano-ano yung mga pwedeng makumit na crime. So, halimbawa, sa isang lugar, may mga mahihirap na walang trabaho, walang maharap na trabaho. So, ano ba yung pwedeng makumit doon na crime? So, may pwede maging robbery or pagnanakaw. So, may tendency na magkaroon ng crime na ganun. So, as the society. So, sa maraming tao, ano ba yung pwede? Halimbawa, may activity, may program. So, ano ba yung pwede nating isipin na magkaroon ng crime doon? So, unang-una, magnanakaw. So, sa karami-rami ng tao, pwedeng magkaroon ng crime na pagnanakaw doon. So, next, psychology. So, deals with the study of behavior and mental process of criminology. So, pinag-aaralan dito kung ano yung behavior ng isang tao. So, gaya ko nila, example ko, yung walang trabaho, hirap sa buhay, then may nakita siya na cellphone, halimbawa, cellphone na iwan sa upuan. So, natitrigger siya na makuha yung cellphone na yon or nakawin yung cellphone na yon. So, dito sa psychology, pinag-aaralan kung paano or
kung ano yung isip or paano isipin ng isang criminal yung makumit niya yung crime na yun. So, next, psychiatric criminology. As a science that deals with the study of criminal behavior in terms of motives and drives. So, yun, sabi ko kanina, yung nakita niya yung cellphone, so, na-trigger siya, may motive na siya. So, nakita niya, busy yung ibang tao, so may motive na siya na kunin yung cellphone na yon at nakawin. So, next, anthropology or anthropological criminology deals with the study of mankind, particular the culture and the physical features of distinctive groups of people. Pinag-aaralan dito sa anthropology yung culture, kung saan nanggaling yung isang tao or yung physical feature. Sabi nga nila, yun, mahirap. So, payat. So, yan, itsura nila binibase yung katauhan ng isang tao na makakomit ng isang crime. So, yun. Physiology or physiological criminology. It is a study of functions of various organs of the body in relation to the behavior of a particular person. Okay. Okay, next. Scope of study of criminology. So, may mga scope din ang study of criminology. So, meron siyang kanina, is major allied sciences, and then objects ng criminology. So, dito may mga scope of criminology. So, number one, criminal ecology. Study of criminality in relation to special distribution in a community. So, sabi nga, gaya ko sabi ko rin ha, so, ano ba ang kadalasang nakukumit na crime ng mga mahihirap? So, yung iba, nakapagnakaw, yun yung isang dahilan ng kahirapan. So, next, criminal epidemiology, study of relation between environment and criminology. So, yun, dahil nga mahirap sila, natitrigger sila para magnakaw, para mag-commit ng crime. So, next, physical anthropology, study of criminality in relation between mind and behavior of criminology. So, nagbe-base din ito sa behavior at isip ng isang tao para magka-commit ng crime. So, behavior of a criminal. So, yun. Next, victimology, the study of role of victim of crime. So, lahat ng crime is meron siyang victim. So, dito sa victimology, pinag-aaralan yung victim. So, ito ang sinasabi ng victimology. So, next, criminological theories. The study of different theories as the genesis of criminal behavior. So, there was a different theories dito sa introduction to criminology. So, soon to be, malalaman nyo yung mga different theories. So, next. Factors that enhance criminality. So, number one, may mga factors ng mga criminal sa criminal factors that enhance the criminology. Ay, criminality. So, number one, criminal demography. So, study of the relationship between criminality and population. So, sabi nga nito, ang so, dito sa criminal demography, so pinag-aaralan dito, halimbawa, ang isang criminal, so sa population. So, ano yung impact ng isang criminal dito sa population? So, yun. Next, criminal epidemiology,
study of criminality in relation to uneven distribution of crime. So, next, criminal ecology. So, nabanggit ko na din itong mga ito kanina. Study relationship between the criminality and environment. So, nakabase ang criminal ecology sa environment. Kung, yan. So, that's it for the today's lecture. So, hihintay lang tayo ng, hintayin nyo lang ang aking lecture. So, ganito ang ating, ulitin ko, ganito ang ating classroom instruction para makakop up lahat ng aking hawak na estudyante. So, kasi pag Google Meet or Zoom, so, kawawa yung mga load nyo. So, kawawa din yung mga hindi nakapag-attend. So, ganito yung magiging classroom instruction natin. Kasi nga, pandemic. So, pagdasal natin na sana maayos o umayos na ang ating kapaligiran. So, yan lang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aking lecture ngayon. Oy, thank you and God bless.